Sunday. So, 9:40 na ng umaga. Magluluto lang ako ng breakfast ngayon. Kasi, umalis sila Ivor. And, pagdating nila, sigurado, gutom na yon. So, kailangan ko mag-prepare ng breakfast. Ang lulutuin ko lang naman ay itong Argentina corned beef. Yung nabili ko galing Pinas. Nilalagyan ko siya ng patatas. Tapos, nagsasunny side up lang ako ng egg. So, meron ako nakasalang na tatlong egg dito. And then, another tatlo pa. So, 6 lang lagi ang niluluto ko na sunny side up. Tapos, nagsasain na ako doon sa aking rice cooker. Si Rivi kumain na, guys. Napakain ko na siya ng brownies. And ngayon, nandun na siya sa kanyang play area. So, andun kung nakikita nyo. And tomorrow, birthday pala ni Ivor. Hindi ko alam kung anong maganap for tomorrow. Pero sigurado, wala kaming gagawin dahil pares kaming may pasok. Hindi naman siya nag-leave. Tapos, ang alam ko, magdadala lang siya ng food for lunch. And yun na yung parang treat niya doon sa mga ka-office mate niya. So, itong takip ko pala, guys, ginagamit ko. Ito yung takip doon sa bago kong pots and pans. Kaya lang sakto siya, so ginagamit ko na rin dito sa old pan ko. So, anyway, balikan ko kayo. Tapusin ko lang tong aking nilulutong sunny side up kasi baka masunog. Ito ko na yung corned beef, guys. Tapos na yung aking sunny side up na egg. So, yung unang ginawa ko, luto yung color yellow. Tapos, yung pangalawang batch, medyo hilaw siya kasi yun yung gusto ni Ivor. And then, ngayon, ang ginagawa ko naman sa pagluluto ng corned beef, guys. Ang style ko, iprito ko muna yung mga patatas. Tapos, pag malambot na siya, saka ko lalagyan ng garlic or minsan nilalagyan ko din ng sibuyas. Pero ngayon, hindi ko nilagyan ng sibuyas. So, bawang lang. And then, ito yung patatas. Tapos, saka ko ihuhulog tong corned beef. And then, yun lang. Yun lang yung style ng pagluluto ko. Hindi ko inuuna, guys, yung bawang tapos corned beef din. Hindi. Una sa akin yung patatas. So, inihintay ko lang matapos yung corned beef tsaka yung rice. Kasi, pinapano ko muna, pinapasimmer ko muna yung corned beef. And then, yung kanin ko tapos na pala. So, pinindot ko lang ulit ng isa. And then, pag natapos na ulit siya, papatayin ko na sa saksakan. So, pakita ko sa inyo pala, guys, ang medyo okay yung weather ngayon. Ayan, so mukhang maganda yung weather. Sunny sa labas. Hindi ko alam kung nakikita nyo yung araw dyan. Pero, maaraw siya. Yun nga lang, malamig. Hindi ko alam kung minus 30 or minus 30 plus. Hindi ko sure. Hindi ko pa na-check yung weather. Pero, looks like maganda yung weather. And then, tomorrow pala, single digit pa lang. So, yun, mas maganda. Yung si Rivi. Ang dami na naman kalat. Rivi, dami mong kalat. No, ayan, dami, oh. So, dun sa Dollarama na napuntahan ko kahapon, ayan, bala ko bumili ng mga organizer doon. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik, pero gusto ko bumili ng mga organizer para sa mga toys naman ni Rivi. Kasi sobrang, ito, pag nasira yung box na yan, wala na ang paglalagyan. And sobrang dami ng marker niya. Lately, nahihilig siya sa mga watercolor. So, dun sa taas, sa main floor, ang nilalaro niya doon, watercolor. Nagpipaint siya ganun. Kinukulaya niya yung mga figurines. So, yun yung mga hilig niya ngayong simula nung dumating kami dito sa pagbalik namin ng Canada. So, yun. Ito pala, yusin ko pala muna ito. Naglaba kasi ako kanina and hindi pa siya tuyo. So, pinapatuyo ko muna dyan. And eto, alam ko napakita ko na sa inyo to, guys. Yung mga damit from Oshkosh. Medyo malit na kay Rivi. So, mga itong mga to ipapa papamigay na lang or bibigay pang regalo.
And hindi ko pa pala napakita sa inyo, guys. Isa sa mga bago dito sa amin sa van, bumalik kami ng Canada. Nag-ayos ako ng cabinet ni RAVI. And kung alam niyo yung ano, I'm sure alam niyo, guys, yung Marie Kondo style ng pagtutupi. Yun, ginawa ko yun dito sa mga damitan ni RAVI. So, papakita ko sa inyo kung ano na itsura ng kanyang cabinet ngayon. Okay, so, ito tayo sa second drawer. Dito yung mga summer clothes ni RAVI. So, ganyan ang itsura niya, guys. Sobrang, ano na, sobrang punong-puno na talaga. Wala na ako mapaglagyan. So, hindi muna ako bumibili ng mga damit niya. Etong mga nandito, yung iba binili ko dito sa Canada. Then, yung iba galing Pilipinas, galing sa ate ko. So, yung mga napagliitan or yung mga hindi na nagkasya tapos bago pa na damit ng mga anak niya, binigay niya sa akin. So, ang dami kong bitbit na damit ni RAVI nung babalik kami dito. So, eto yung mga sando niya, mga inner, pang inner niya kasi malamig nga. So, dinodoblehan ko siya ng damit. And then, dito sa side na to, mga sleeveless. Tapos, dito, puro mga short sleeves. So, gusto ko kasi color coding. Pero, maybe hindi ko naman ma-achieve ang pagka-color coding niya. So far, ganyan ang itsura. And, gusto ko yung ginawa ko. And then, dito naman yung mga long sleeves. So, ayan yung mga long sleeve niya. Meron ng mga nandito sa gilid kasi hindi nakakakasya. And, ito yung mga makakapal niya ng mga long sleeves. Tapos, dito naman yung mga dresses. So, lahat ng mga nandito, mga dress niya. Merong mga sleeveless na dress, merong mga short sleeve na dress. So, basta lahat ng mga bestida nandyan. And then, dito yung mga shorts naman ni RAVI. So, halo-halo na tong mga shorts na to. Pwedeng pambahay, pwedeng pang-alis. Dito naman kasi sa Canada, walang, actually parang walang pambahay at pang-alis dito kasi ano lang talaga eh. Sa jacket lang taga nagkakatalo dahil sobrang lamig nga dito. Tatakpan naman din ng jacket. So, eto yung mga pajamas niya and then leggings. Doon yung mga leggings. Tapos, dito yung mga usually ginagamit niya pantulog. Tapos, yung mga makakapal na jogging pants dito sa side na to. And, etong mga to, sa Changian ko yan binili. Tapos, dito naman, medyo puno dito sa last na cabinet or na drawer. Dito yung mga jackets ni RAVI. Tapos yung bathrobe niya. Tapos meron ding mga ilang mga winter accessories. Mga bonnet, gloves. Diyan ko nilalagay. Dito sa part na to, kay Ivor tong drawer na to. So hindi ko nabubuksan. And then dito mga underwear naman ni RAVI. Underwear. Tapos mga socks niya. And then, dami siyang underwear, guys. Kasi bumili ako ng isang dosena nung nandun kami sa Pilipinas. So, dinala ko dito. Itong mga ganitong style, galing Pilipinas to. Tapos, itong mga nandito sa side na to, galing Carter's ang brand. Tapos, dito ko nilalagay yung mga accessories ni RAVI na ipit, yan mga sunglasses niya, mga kung anik-anik sa kanyang buhok. Tapos, dito ko rin nilalagay yung Vicks kasi pag masakit yung tiyan niya, alam niya kung saan niya kukunin. Then, magpapalagay siya. So, ito, tinago ko. Galing sa teacher ni RAVI. And, yun lang. So, ito, from Pinas din to binili ko. iPad holder. So, medyo nakatipid ako kasi mura lang to sa Shopee. Yan. Use na rin namin yan kasi naging nag-iPad si RAVI. And then, ito yung binili ko kahapon sa Dollarama. So, yun. And then, this one. Kinuha ko galing ano pa to. Galing Pinas. Ito yung ginagamit naming bathroom tissue.
dun sa bahay namin, inuwi ko. So, para may magamit ako sa airplane. So, yun, na-share ko lang guys. Kasi, napadaan tayo dyan sa side na yan. So, ayan si Rivi, yung kalat, diba? So, guys, hindi kami umalis ngayong araw na to. Nakatulog nga ako actually. Nakagising lang namin ni Rivi. So, namili si Ivor sa Asian store. Ito yung mga binili niya. Classic pulveron kasi bus na yung pulveron na nabili ko galing Pilipinas. Tapos ito from Safeway bread. And then Dove na deodorant. Tapos nagpabili din ako ng kamatis kasi wala nang kamatis, isang piraso na lang. Tapos bumili siya ng dalawang pack ng sampalok. And banana nandun sa taas for Ravi. Tapos cheese na Eden nandun din sa taas. And etong mga balls. Beef balls, crab balls. And hindi ko alam ko yung nandito pero crab din yata yan. Then dalawang balot ng siomai. So yun lang yung nabili niya guys. And hindi ako sumama kasi nga kakagising lang naman ni Ravi. So yun, wala kami nagawa today. And tomorrow start na naman ang pasok. Dito muna sinampay to kasi wala akong sampayan, yung bakal na sampayan. So dito na lang muna, and then yung isa nandun sa may laundry area. So, yun na yung vlog natin today, guys. Wala masyadong nangyari today dahil hindi nga kami umalis. Pasensya na sa ating background, kwarto ni Kuya yan. And sobrang gulo, I know. Hindi pa siya nakapag-ayos kasi maga siya umalis dahil may church sila kaninang umaga. So, mga 9 o'clock umaalis na yun. And hanggang ngayon, wala pa rin. Siguro nagpunta sa classmate niya. Anyway, tomorrow pasok na naman. So, hopefully tomorrow pala. Maganda yung weather dahil minus single digit na lang. So, by Tuesday, meron akong, hindi ako papasok ng Tuesday dahil merong field trip si Ravi. And, sasama ako sa kanya si field trip niya. So, close na natin yung vlog. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. I'll see you guys on my next vlog. Bye, guys!